My husband a legendary man. Kabanata 376, ito ay nasira. Ang malalaking Chinese quadrangles ay nabawasan sa pagkasira. Ang buong eksena ay nabalot ng usok at alikabok. Sumimangot si Yingtang at tinitigan ng malalim sina Andy at Xin Fingtang sa mga guho. Dahil sa makapal na alikabok, hindi makita ni Yingtang ang dalawa. Pero dahil sa hindi niya makita ang sitwasyon ay lalo siyang kinabahan. Alam niya na ngayon lang ay ginamit ni Andy ang kanyang pinakamataas na lakas, at si Xin Fingtang ay hindi pa umuurong kahit kaunti. Kaya malaki ang posibilidad na ito na ang huling labanan sa pagitan ni na Andy at Xin Fingtang. Ngayon, ang puso ni Yingtang ay nasa kanyang bibig. Ayaw na niyang mag-aksaya ng oras sa pagpikit ng mga mata. Ang oras ay tila napakabagal na lumipas sa sandaling ito. Ang alikabok, pagkatapos ng mahabang panahon, ay mabagal pa rin mawala. Labis na balisa at kinakabahan si Ying. Sa wakas, sa patuloy na titig ni Ying, makikita si na Andy at Xin Fing. Malabo na nakikita ni Ying na nakatayo pa rin silang dalawa sa naninipais na usok at alikabok sa one punch to double palm na tindig. Sa oras na ang alikabok ay ganap na nawala, ang mga figure ni na Andy at Xin Fing ay ganap ding malinaw. Pare-pareho silang nakatayo sa lugar, puno ng kamahalan. Pareho silang may kabayanihang espiritu na kahit kinugkob sila ng libu-libong kalaban, wala silang takot. Pagtingin kay Andy, maayos pa rin siya. Noon lang napahinga si Ying. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa kanila, natatakot na may hindi inaasahang mangyayari sa susunod na segundo. Natahimik ang eksena. Parehong nakatayo doon sina Andy at Xin Fing nang hindi gumagalaw. Maya-maya lang ay sinabi ni Xin Fing sa malalim na boses, "Hindi ko inaasahan na kakayanin mo itong suntok ko." Sa pagkakataong ito, talagang nabigla si Xin Fing. Alam niya na si Andy ay isang martial arts prodigy, ngunit hindi niya inaasahan na makakamit ni Andy ang ganoong mga tagumpay sa murang edad. Nagawa talaga ni Andy ang kanyang nakamamatay suntok sa kabila ng malubhang pinsala. May unlimited potential talaga siya. Si Andy ay nanatiling hindi nagbabago sa kanyang orihinal na tindig. Itinoon niya ang kanyang atensyon kay Xin Fing. Parang hindi niya narinig ang mga salita ni Xin Fing. Mariin niyang ibinuka ang kanyang mga labi, na parabang natatakot siya na kapag ibinuka niya ang kanyang bibig ay mailabas niya ang enerhiya sa kanyang katawan. Nang makita ito, malamig na ngumiti si Xin Fing at sinabing, "Ikaw talaga ay isang bihirang martial arts wizard. Dahil hindi mo matanggap ang aking mga utos, maaari lang kitang sirain." Pagkatapos ay sumimangot si Xin Fing. Ang kanyang panloob na enerhiya na puno ng matinding lakas ay biglang bumitaw mula sa kanya. Ang panloob na enerhiya na ito ay tila yumanig sa lupa, na ginawa siyang parang isang hari na maaaring mangibabaw sa mundo. Ang lakas na nagmumula sa kanyang katawan ay parang isang nagninangning na araw na hindi nang ahas tingnan ng diretso. Kaagad, ang kanyang kanang kamao na nakaharap kay Andy ay muling pinalakas. Biglang, ang kanang kamao ni Xin Fing ay tila napuno ng volcanic lava, at isang kahanga-hanga at napakalawak na momentum ang sumabog mula sa kanyang kanang kamao. Biglang nabasag ng kamao ni Xin Fing ang antediluvian power na inilabas ni Andy, at ang kanyang matinding lakas ay patuloy na umaatake sa laman ni Andy. Ito ang pinakamataas na puwersa, ngunit ito rin ay nakamamatay na kapangyarihan. Nang makita ang sitwasyong ito, si Andy ay walang oras na mag-alinlangan. Agad niyang itinulak ang kanyang mga limitasyon, tinipon ang kanyang pinakamalalim na antediluvian power at ibinuhos ang lahat sa kanyang mga palad, pagkatapos ay itinulak ang kanyang magkabilang palad na nagpatuloy sa pagsulong upang salubungin ang kamao ni Xin Fing. Sa pagkakataong ito, inilabas ni Andy ang lahat ng lakas ng kanyang katawan nang walang pag-aalinlangan. Ang lakas ng kanilang propulsion ay bumangga sa isang putok, na naging sanhi ng matinding pagyanig ng lupa. Napakalaking kapangyarihan ang sumabog, na naging dahilan upang bumilis at umikot ang nakapaligid na daloy ng hangin. Tumibok muli ang puso ni Ying. Napabuntong hininga siya at tinitigan si Andy. Maging si Yiren Song na laging kalmado ay hindi naiwasang pumikit at tumitig sa kanila. Sa sandaling ito ang kanilang labanan ay umabot na sa pinakamahalagang hakbang. Sa isang malakas na putok, ang napakalawak na kapangyarihan ni Xin Fing ay nagpatuloy sa pag-atake kay Andy matapos tamaan ang kanyang antediluvian power. My husband a legendary man. Kabanata 377, Fatal Blow. Kahit na ginamit ni Andy Wu ang kanyang pinakamalakas na antediluvian power, hindi pa rin niya mapigilan ang pag-atake ni Xin Fing Tang. Ang lakas ni Xin Fing ay napakalakas na ang mundo ay tila nilalamon. Bilang martial saint, ang kanyang malakas na kapangyarihan ay sumabog lahat, na bumubuo ng isang marahas na bagyo sa hangin, sumisipol at naghahadyas. Maging ang mga hindi nababasag na bato, maaaring mabasag ng kanyang kapangyarihan. Sa pagharap sa napakalakas na puwersang ito, nataman si Andy ng walang pagtutol. Bang! Kaagad, samuka si Andy ng makapal na dugo at lumipad ng paatras, na tuluyang nabasag sa mga guho ng quadrangle. Tumalsik ang alikabok at nabaon si Andy sa alikabok. Siya ay natalo ng lubos. Andy!
Hindi napigilan ni Yingtang na sumigaw. Ang kanyang mga alalahanin ay umabot sa sukdulan sa isang iglap. Si Andy Wu, sa huli, parang nawasak. Sa pagkakataong ito, ganoon kalakas ang kapangyarihan ni Xinfeng. Ibinabagsak si Andy, maliit ang posibilidad na makaligtas siya. Matapos mahulog ang alikabok, nakita ni Ying na hindi gumagalaw si Andy sa lupa, nakapikit ang mga mata at namumutla ang mga labi. Para na siyang naging bangkay. Natakot si Ying, hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Nanlamig din ang katawan niya. Siya ay walang katulad na panik. Nakatitig kay Andy sa mga guho, tinawag niyang muli, Andy. Gayunpaman, hindi pa rin siya sinagot ni Andy, para siyang patay na bangkay, tahimik at matigas. Ngayon, nakaramdam ng takot si Ying. Halos tumigil sa pagtibok ang puso niya. May luha sa kanyang mga mata. Parang nabara ang lalamunan niya at hindi siya makagawa ng ingay. Pagkaraan ng ilang sandali, sumigaw si Ying na parabang nabasag niya ang ilang mga kadena, sumisigaw sa kawalan ng pag-asa, Andy. Gumising ka, malakas ang boses ni Ying, umaalingongaw sa quadrangle. Ang pagkawasak ay napuno ng walang katapusang kalungkutan. Tiningnan ni Yiren Song ang kanyang anak na naduraj ang puso, at hindi maiwasang umiling, bamaantong hininga. Si Xinfeng, sa kabilang banda, ay tumitig sa katawan ni Andy na walang pakialam, walang emosyon. Ngunit sa sandaling ito, si Andy, na matagal nang hindi nagpakita ng anumang tugon, ay biglang gumalaw. Unti-unting bumukas ang kanyang mga mata. Iginalaw niya ang labi niya na parang may gustong sabihin. Ngunit muli, umubo siya at sa mukha ng dugo. Puno ng dugo ang mukha niya kaya mas lalo siyang nalungkot. Pero buti na lang at buhay pa siya. Agad na natuwa si Ying, ang katotohanang buhay pa si Andy ay nakakita sa kanya ng silver lining. Bagamat buhay pa, malapit nang mamatay si Andy ngayon, hindi naiwas ang malungkot muli si Ying, lalo na nang makita kung gaano kahabag-habag at kahinaan si Andy, lalo pang nalungkot si Ying. Si Xinfeng, nang makitang buhay pa si Andy, ay hindi na kalmado gaya ng dati. Tinapunan niya ng matalim na sulyap si Andy na may intensyong pagpatay. Matapos sa mukha ng dugo, sinubukan ni Andy na bumangon sa lupa at muling tumayo. Gayunpaman, napaatras siya ng mahina pagkatapos niyang bumangon. Tuluyan na siyang naubusan ng lakas. Hindi man lang siya makatayo, lalo pat lumaban kay Xinfeng. Tumigas ang mukha ni Xinfeng nang makitang nahihirapan pa rin si Andy. Dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Andy. Lalong tumitindi ang momentum sa paligid niya. Si Yingtang, nang makita ito, ay agad na sumugod kay Xinfeng at nakiusap, "Tatay, nakikiusap ako, huwag mong patayin si Andy please. Hayaan mo siya." Kahit alam ni Ying na si Andy ay tiyak na mamamatay dahil hindi pa kakawalan ni Xinfeng si Andy, gusto pa rin niyang mag-effort. Nagsumikap siya para mabuhay si Andy bilang anak ni Xinfeng Tang na gustong pumatay kay Andy. Kahit na halos imposible, gusto niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Sa oras na ito, nagsusumamo pa rin si Ying para kay Andy. Malinaw na hindi nasisiyahan si Xinfeng sa kanyang anak habang malamig niyang sinabi. "Umalis ka sa harapan ko." Si Andy ay matigas ang ulo, at gayon din si Ying Tang. Pinilit ni Andy na harapin ang pamilya Tang, habang si Ying naman ay pinilit na iligtas si Andy. Nawalan na ng pasensya si Xinfeng na harapin ang katigasan ng ulo nila, at ngayon, nagpa siya siyang tanggalin si Andy. Nahaharap sa gayong mamamatay tao at malamig na ugali, pumiglas si Ying, ngunit hindi siya sumuko. Inipon niya ang kanyang lakas ng loob at tumingin sa kanyang ama. Marahan niyang sinabi ang bawat salita, "Pare, nakikiusap ako sa iyo, pakiusap na pakawalin mo siya." Si Ying ay hindi masigasig na nakatuon ang kanyang sarili kay Andy, ngunit hindi maikakaila na si Andy ay may espesyal na lugar sa kanyang puso. Si Andy Wu, ang nagpainit sa kanya at nagbigay sa kanya ng pag-asa na ipagpatuloy ang kanyang buhay. Ngayon ay nakabalik na siya sa pamilya Tang at hindi na nag-iisa, ngunit nadama niya na ang relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng kanyang pamilya at niya ay komplikado. Namiss niya ang wagas na emosyon kay Andy. Para sa kanya, si Andy ang pinaka-espesyal at kakaiba sa buhay niya. Kaya naman, ayaw niyang mawala si Andy. Nahirapan si Xinfeng, mahigpit niyang sinabi kay Ying, "Maaari mo siyang iligtas saglit, ngunit hindi habang buhay. Dapat mong malinawan na kahit hindi ko siya patayin, ang pamilya Tang ay magtatalaga pa rin ng iba para tanggalin siya." Ayaw ni Xinfeng na matrap ng pagmamahal ang kanyang anak. Si Andy Wu ay isang matigas ang ulo at malamig ang loob na tao, kung gaano ang pagmamahal ni Ying kay Andy, mas malamang na siya ay masaktan. Mabilis at diretsyong puputulan ni Xinfeng ang iniisip ni Ying. Tumalikod si Ying at tumanging malalim kay Andy, pagkatapos ay tumingin ulit siya kay Xinfeng at bamulong, pero bago natapos si Ying sa kanyang pagsasalita, direktang sinugod siya ni Xinfeng at agad na lumapit kay Andy, pagkatapos, nang walang sinasabi, lumapit siya at binigyan siya ng kanyang tunay na enerhiya. Tinamaan niya ang nakamamatay na suntok, na nakatutok kay Andy. "My husband, a legendary man kabanata 368 na kaligtas si Andy.
Itinaas ni Xin Fengtang ang kanyang palad para patayin si Andy Wo. Ayaw niyang magaksaya ng oras kay Andy Wo. Tinamaan ng palad si Andy nang lumingon si Ying Tang bago pa siya makapag-react. Nakita niya sa sarili niyang mga mata na ang isang tunay na enerhiya ay tumama ng husto kay Andy gamit ang kapangyarihang maaaring magwasak sa mundo. Kaagad, tila binomba ang puso ni Ying. Napabuntong hininga siya at tumangala na may labis na takot sa kanyang mga mata. Phew! Ang genian energy ng palad ng Xin Feng ay tumama ng husto kay Andy nang walang anumang hadlang at nagbigay ng ingay. Kaagad, may tumaas na ulap ng alikabok, mga durog na bato at sawdust sa mga guho ni Andy na parang yumanig sa lupa. Sa panginginig ng kanyang katawan, tumigil si Ying ng ilang segundo. Pagkatapos ay pinilit niyang kumilos ng dahan-dahan patungo sa mga guho na may alikabok at sap. Tila dahan-dahan ang lumipas ang oras. Medyo tahimik sa eksena na tanging tunog lang ng mga hakbang ni Ying ang maririnig ng mga tao. Nang marating ni Ying si Andy, nawala na ang alikabok. Nakita niya na ang lugar kung saan nakahiga si Andy ay isang malaking bunganga na. Nakahiga si Andy sa bunganga na may alikabok sa mukha at matigas ang katawan, hindi gumagalaw. Sa pagkakataong ito, walang milagro. Nakaharap sa makapangyarihang palad ni Xin Feng, si Andy, na nasa tarangkahan ng kamatayan, ay ganap na tinamaan ng walang anumang pagtutol at pag-iwas. Parang may katapusan ang buhay niya. Nadurodge ang puso ni Ying. Tinamaan siya ng matinding sakit, at nahihirapan siyang huminga. Namula ang mga mata niya at tahimik na tumulo ang luha mula sa mapupulan niyang mata. Alam ni Ying na dahil sa matindang pinsala, tiyak na mamamatay si Andy matapos tamaan ng malakas na palad ni Xin Feng. At mukhang wala na siyang tanda ng buhay. Hindi niya matakasin ang kanyang kapalaran sa kamatayan. Si Ying ay nawala sa kawalan ng pag-asa. Napapikit siya sa sobrang sakit. Bukod dito, ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos nang hindi makontrol. Nang makitang malungkot si Ying, si Yiren Song na nakatayo sa tabi niya, ay lumapit kay Ying at sinubukang aliwin si Ying. Ngunit nang nasa punto na siya ng sasabihin, pinigilan niya ang kanyang mga salita. Ang mga tao ay maaaring maging mas mahusay sa pamamagitan lamang ng karanasan ng isang bagay sa kanilang sarili. Para kay Ying, love lesson lang si Andy sa kanyang paglalakbay sa buhay. Matapos hampasin si Andy gamit ang kanyang palad, tumahimik si Xin Feng at tinitigan si Andy sa bunganga. Ang mga ekspresyon sa kanyang mga mata ay mahirap basahin. Ang buong patio ay nasa isang matinding katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Yiren. Let's go! Kung namatay si Andy, ang bagay na ito ay matatapos. Ayaw nang manatili pa ni Yiren dito at gusto na lang niyang umalis dito kasama si Ying. Teka! Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Xin Feng na nanatiling tahimik. Lumingon si Yiren at tumingin kay Xin Feng. Nakatitig pa rin si Xin Feng kay Andy sa bunganga. Gayunpaman, sa sandaling iyon, may pagkagulat sa kanyang mga mata. Nang makita iyon, agad na napatingin si Yiren kay Andy sa bunganga. Nakapikit pa rin si Andy pero nagsimulang tumibok ang puso niya. Napabuntong hininga pa siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi namatay si Andy. Sa sandaling ito, si Yiren, na nanatiling kalmado, ay nakaramdam ng labis na pagkagulat. Bilang asawa ni Xin Feng, alam niya ang kanyang kapangyarihan at lakas. Ang kanyang nakamamatay na palad ay maaaring buwagin ang mga robot na gawa sa bakal. Gayunpaman, kayang tiisin ni Andy ang palad na ito nang malapit na siyang mamatay. Napakaganda nito. Natigilan si Yiren. Ganoon din si Ying. Ngunit puno ng luha, kumikinang ang kanyang mga mata sa pananabik. Ang puso niya na halos tumigil ay tumibok muli ng marahas. Nagulat siya. At nakita niyang napakasarap ng pakiramdam niya. Sa titig nitong tatlo, bahagyang gumalaw ang daliri ni Andy. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga mata. Walang focus sa kanyang mga mata. Para siyang nakatingin sa langit o nakatingin sa kawalan. Anyway, nakaligtas siya. Umiyak na naman si Ying pero this time dahil sa excitement. Akala niya ito ay isang himala na hindi maaaring mangyari. Ngunit gusto niyang maniwala sa himalang ito. Pumikit si Xin Feng at malamig na sinabi. Hindi ka namatay sa ganoong sitwasyon. My husband a legendary man. Kabanata 369, nahulog si Ying Tang. Si Andy Wu ay nasugatan ng husto, ngunit nalabanan niya ang critical na welga mula kay Xin Feng Tang, lubos na nabigla si Xin Feng. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakita ng isang lalaki na may ganoong uri ng malakas na kakayahan sa anti-strike. Si Xin Feng ay isang sopistikado at matalinong tao na dumaan sa hindi mabilang na kakaibang mga bagay. Ngunit ang kakayahan ni Andy na anti-strike ay talagang natulala sa kanya. Nanlilisik pa rin ang mga mata ni Andy. Nakaligtas nga siya, pero mukha siyang kalahating patay. Walang emosyon ang mga mata niya at parang siya si Andy ay napakabihirang henyo, ang ganitong uri ng tao na tulad niya ay tiyak na magiging kalaban ng Tang family, dahil ang kanyang pag-iral ay magiging banta sa Tang family.
At ngayon, lumabas na ang lalaking ito ay talagang matigas, na ipinaliwanag din kung bakit siya ay isang nakatagong panganib para sa Tang family, syempre hindi siya hahayaan ng Tang family na mabuhay at lumaki. Ngayon siya ay napakabata at napakalakas, kung ang mga bagay ay magpapatuloy ng ganito, kung gayon gaano siya kalakas sa loob ng ilang taon. Sa pag-iisip nito, mas naging determinado si Xinfeng na patayin si Andy. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong magsalita si Ying nang si Xinfeng ay agad na tumalon at bumangon sa ere. Sa gitna ng hangin, agad niyang iniunat ang kanang palad at itinoon ang pinakamalakas na genuine energy sa palad niya. Sa sandaling ito, si Xinfeng ay parang isang tunay na diablo, ang kanya ay lubhang nakamamatay, ang kanyang kanang palad ay nagtataglay ng kanyang walang katapusang kapangyarihan at napakalaking momentum. Pagkatapos, nang walang sabi-sabi, sinugod ni Xinfeng si Andy at binigyan siya ng isang nakamamatay na suntok gamit ang kanyang palad. Bigla na lang, ang walang katapusang kapangyarihan na naglalaman ng genuine energy ay tumama kay Andy na parang atomic bomb. Sa pagkakataong ito, determinado si Xinfeng na patayin si Andy, kaya hindi niya binigyan ng pagkakataon si Andy na mabuhay. Ang tunay na enerhiya at ang momentum na ipinalabas niya ay may kapangyarihang sirain ang lupa. Nakahiga pa rin si Andy sa hukay, wala pa ring emosyon ang kanyang mga mata, kahit nakita niya ang pag-atake ni Xinfeng sa kanyang sariling mga mata, hindi man lang siya kumurap. Marahil bago mamatay ang kanyang katawan, patay na ang kanyang puso, wala siyang kakayahang tumakas o lumaban, hindi man lang siya makagalaw. Ang tanging magagawa niya ay maghintay na matay. Napakalapit ng kamatayan kay Andy. Pakiramdam niya ay sinalo niya ang amoy ng kamatayan. Natikman na ni Andy ang pakiramdam ng kamatayan. Tinalikuran niya ang lahat ng kanyang paniniwala at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Madilim ang mundo sa harap ng kanyang mga mata. Oras na para pumunta siya sa ibang mundo. Hindi siya kontento sa resulta, naramdaman niya ang sakit, pero sariling choice niya iyon, hindi siya nanghihinayang. Naghanda si Andy para mamatay. Gayunpaman, hindi dumating sa kanya ang kamatayan, bigla siyang nakaramdam ng mainit at tunay na pagkaantig, talagang hindi iyon ang pakiramdam ng kamatayan. Nagulat si Andy, bigla siyang nagmulat ng mata. Pagkatapos ay nakita niya si Ying, na ang mukha ay mapatla at ang bibig ay dumudugo, siya ay bumagsak sa kanyang katawan na may malungkot na ekspresyon. Sa pinakakritikal na sandali, ginamit ni Ying ang kanyang katawan para harangin ang nakamamatay na suntok mula kay Xinfeng. My husband a legendary man. Kabanata 400, ang huling pagkakataon. Si Ying Tang ay nakaranas ng isang nakamamatay na suntok mula sa kanyang ama. Nang makita ito, naging komplikado ang hitsura ni Andy na kanina ay walang ekspresyon. Hindi siya makapaniwala at nabigla din. Bumibilis ang pintig ng kanyang puso. Hindi niya talaga akalain na sasagutin siya ni Ying. Mayroon si Xinfeng Tang na ubos lahat ng lakas niya para tamaan si Andy. Siguradong mamamatay ang sino mang tamaan. Gayunpaman, hindi nag-atubili si Ying na kunin ito para kay Andy. Tumingin si Andy kay Ying at tuluyang na-freeze. Sa sandaling ito, si Ying ay namamatay. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng isang sapin at ang kanyang katawan ay mahina. Tumingin siya kay Andy at bahagyang ibinuka ang kanyang bibig, parang may gustong sabihin, pero hindi siya makagawa ng kahit anong ingay. Ngayon ay nasa malapit na siyang kamatayan, at maging ang pagbuka ng kanyang bibig para magsalita ay naging napakahirap para sa kanya. Ang eksenang ito ay labis na ikinalungkot ni Andy. Kasabay nito, nagulat din si Yiren Song na nasa gilid. Kaagad, hindi siya nagdalawang isip na tumalon sa hukay, at mabilis na kinuha ang naghihingalong Ying mula kay Andy, at sinabing, bakit mo ginawa iyon? Bahagyang nanginginig ang boses ni Yiren. Ang kanyang anak na babae ay kakabalik lamang sa pamilya kamakailan lamang. Sa ngayon ay dumanas siya ng malalang suntok mula sa kanyang ama, ngunit higit sa lahat, namatay siya para sa isang lalaking hindi nagmamahal sa kanya. Nadurog ang puso ni Yiren. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa sakripisyo ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Napatingin si Ying sa ina, nanginginig ang mga labi. With the last of her strength, she spoke on mahina, please don't kill Andy. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Isakripisyo man niya ang sarili, nais ni Ying na iligtas ang buhay ni Andy. Biglang sumakit ang puso ni Andy nang marinig ang sinabi ni Ying. Sinubukan niyang gisingin si Ying, ngunit biglang umakyat ang dugo sa kanyang lalamunan. Nagsuka siya ng isang subo ng dugo, pagkatapos ay nahimatay. Pagkahimatay ay wala ring malay si Andy. Hindi na niya maramdaman ang sakit, ni hindi na niya maramdaman ang lungkot. Parang bigla siyang nasa tahimik at payapang mundo. Walang mga sama ng loob, walang mga krisis, walang mahirap na mga pagpipilian, walang buhay at kamatayan, tanging panloob na kapayapaan. Nagpagala-gala si Andy sa mundong ito, napakapayapa ng pakiramdam. Hindi alam kung gaano katagal, biglang nakaramdam ng kirot si Andy. Humiwalay siya sa mapayapang mundong iyon at binuksan ang kanyang mga mata.
Matapos magising si Andy mula sa kanyang pagkatulala ay inayos muna niya ang kanyang mga mata sa liwanag ng silid. Pagkatapos ay pinagmasdan niya ang kanyang paligid. Natagpuan niya ang sarili niyang nakahiga sa isang malaking mahogany bed at walang katabi. Natahimik ang buong kwarto. Hindi masabi ni Andy kung saan ang lugar na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sinubukang bumangon ni Andy. Ngunit sa sandaling ginawa niya, ang kanyang mga paa at kamay ay sumakit ng husto. Nasaktan siya ng husto. Bagamat nakaligtas siya, isa siyang walang kwentang tao sa ngayon. Siya ay lubhang mahina ngayon. Sa pagtitiis ng matinding sakit, ilang beses na nagpumigla si Andy, ngunit sa huli, walang magawa siyang bumagsak sa kama. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng kwarto. Agad na inikot ni Andy ang kanyang ulo upang tingnan at nalaman na ang bisita ay si Yiren Song. Si Yiren Song ay isang marangal at mayamang babae. She was well-maintained at walang kulubot ang mukha. Ngunit sa sandaling ito, mukhang haggard ang mukha niya. Nang makita si Yiren, sumimangot si Andy. Tinitigan niya ito at maingat na sinabi, "Nasaan ako?" Walang ekspresyon ang mukha ni Yiren habang nagsasalita, "Tang family." Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na nagbago ang tingin ni Andy. Dinala siya sa pamilya Tang. Hindi siya pinatay ni Xinfeng Tang. Naging napakakomplikado ng hitsura ni Andy. Biglang lumitaw sa kanyang isipan ang maputlang mukha ni Ying. Naalala niya na bago siya hinimate ay nohimate si Ying at hindi niya alam kung buhay pa ba ito o patay na. Sa pag-iisip nito, agad na tinanong ni Andy si Yiren, "Kumusta si Ying Tang ngayon?" Nang marinig ni Andy na banggitin si Ying, biglang naging matalim ang tingin ni Yiren. Galit na galit siya kay Andy. Matapos titigan si Andy saglit, sinabi ni Yiren, "Buhay pa siya. Alam mo ba kung gaano karaming enerhiya ang ginamit namin para iligtas siya?" Sinabi niya sa tono ng pag-aakusa na puno ng paninisi. Malinaw na sinisisi ni Yiren si Andy. Ang katotohanan na ang kanyang anak na babae ay itinaya ang kanyang buhay para kay Andy na nagpalungkot kay Yiren. Bilang karagdagan, ang nasugatan na si Ying ay nagpahirap kay Yiren. Ang pamilya Tang ay gumawa ng mahusay na pagsisikap upang iligtas si Ying, at sinisiri ni Yiren si Andy para dito. Alam ni Andy na kinasusuklaman siya ni Yiren, ngunit nang marinig niyang hindi patay si Ying, biglang napahinga si Andy. Nakahinga siya ng maluwag. Kung namatay si Ying dahil sa kanya, malamang na madyay guilty siya sa kanya habang buhay. Mabuhay man siya, hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, muling sinabi ni Andy kay Yiren, "Bakit mo ako dinala sa pamilyang Tang?" Tiningnan ni Yiren si Andy na may malungkot na mukha at malamig na sinabi, "Kung hindi ka kailangang iligtas ni Ying, sa tingin mo ba gugustuhin ka naming dalhin sa pamilya Tang?" Halata namang sinadya ni Yiren na buhay ngayon si Andy dahil kay Ying. Patay na si Andy ngayon kung hindi isinakripisyon ni Ying ang sarili para protektahan siya. Nang marinig ito, muling natahimik si Andy. Hindi siya nagsalita. Natahimik ang malaking kwarto. Pagkaraan ng ilang sandali, mahigpit na sinabi ni Yiren, "Hindi ka pa rin papayag." Para sa kapakanan ni Ying, kinumbinsi ko si Xinfeng na huwag kang patayin. Kung hindi ka pa rin sumasang-ayon sa aming mga kahilingan ngayon, tiyak na sisirain ni Xinfeng ang iyong pamilyang Wu. Ang mga salitang sirain ng pamilyang Wu ay tumawa ng malalim kay Andy. Nagdilim ang mukha niya. Alam niya na bagamat siniguro na siya ni Ying noon na hindi natatangkain ng pamilyang Tang ang pamilya Wu. Ngunit ngayon ay malubhang nasugatan si Ying dahil sa pagligtas sa kanya. Bagamat nailigtas ang kanyang buhay sa huli, malinaw na galit sina Xinfeng at Yiren. Siyempre lalo pa nilang kinaiinisan ang pamilyang Wu. Kung pumayag si Andy na pakasalan si Ying at sumali sa pamilya Tang, magiging ligtas ang pamilya Wu. Kung ipipilit ni Andy na hindi pumayag sa kanilang kahilingan, hindi lang si Andy ang mamamatay, pati na rin ang pamilya Wu ay masisira rin. Maaaring baliwalain ni Andy ang kanyang sariling buhay at manatili sa kanyang mga prinsipyo, ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang kaligtasan ng buong pamilya Wu. Sa pagkakataong ito, hindi na direktang tinanggihan ni Andy si Yiren tulad ng dati, ngunit na natili siyang tahimik. Nang makitang hindi nagsasalita si Andy, malamig na sinabi ni Yiren, "Pag-isipan mo na lang." Pagkasabi noon ay lumabas si Yiren ng kwarto at isinara ang pinto, naiwan si Andy na mag-isa sa kwarto. Nakahiga si Andy sa kama sa desperado na sitwasyon. Nakatitig siya sa kisame sa itaas niya, nahihirapan sa loob ng kanyang pinili. Napagpasyahan niya na kahit mamatay siya, lalabanan niya ang pamilya Tang hanggang sa wakas. Ngunit ang kanyang pagpupersage ay naging dahilan upang si Ying ay halos mamatay para sa kanya. Ang kanyang pagpupersage ay maaari ring humantong sa pagkamatay ng buong pamilya Wu. Kailangan pa ba niyang ipagpatuloy ang pagpupersage? Nagawa niyang kumapit dahil inakala niyang sapat na ang kanyang lakas para protektahan ang pamilya Wu, iligtas ang kanyang ama, at sirain ang pamilya Tang. Ngunit magagawa niya ba ito ngayon? Kung hindi niya matalo si Xinfeng Tang, anong kapangyarihan ang mayroon siya para talunin ang pamilya Tang? Isa pa, hindi man lang siya makatayo ngayon.
Wala siyang kapangyarihan para sirain ang pamilya tang ngayon. Pakiramdam ni Andy ay napakawalang kapangyarihan at walang magawa. Hindi niya kayang talunin ang pamilya tang. Lumipas ang oras sa katahimikan ni Andy. Mabilis na dumating ang gabi. Nang madilim na ay muling bumukas ang pinto ng kwarto ni Andy. Dalawang kakaibang nasa katanghali ang gulang na lalaki ang pumasok sa silid. Pareho silang nakasuot ng itim na damit. Ang mga angular nilang mukha ay mukhang malungkot. Pagdating sa loob ng kwarto, dumiretso sila sa bedside ni Andy. Hinaila nila si Andy palabas ng kama at saka hinawakan ng isa ang isa niyang braso at kinaladkad si Andy palabas ng kwarto. Si Andy ay mahina sa pisikal at desperado. Wala siyang lakas para labanan ang mga ito sa harap ng dalawang lalaki na hila-hila siya. Paglabas ng silid, napagtanto ni Andy na ito ay isang malaking mansyon, tulad ng mansyon ng mga sinaunang opisyal, ngunit may maraming mga advanced na kagamitan. Sa pangkalahatan, ang buong tirahan ay marangya at eleganteng pinalamutian. Dalawang nasa katanghali ang gulang na lalaki ang nagdala kay Andy sa pangunahing bulwagan ng tirahan. Sa loob ng pangunahing bulwagan, nakaupo si Zinfing sa pangunahing upuan na may marangal na mukha. Tumingin siya kay Andy na dinala sa gitna ng main hall at sinabing, "I'll ask you again, are you willing to marry my daughter?"